Mahal na ka, magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Iwinagsi ang kasalanan, nalupig ang kamatayan. Sinayan natin ang pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ng bagong pagsilang sa binyag, pinagkalooban mo kami ng buhay mong walang wakas. Kaming pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman, ay pasapitin mo sa kaganapan ng iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra. At may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudyo at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo
si Timoteo, kaya't tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Grego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw, ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem, at iniutos na sundin iyon. Kaya't tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Mysia, ibig sana nilang pumasok sa Britanya. Subalit, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Mysia at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo na po ang lahat. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo pumisan. Inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng
Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malaman, napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga ay sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit, yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito ay napupuot sa inyo. Alalakanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang alipin na higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako ay inusig nila, uusigin din kayo. Uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lakat ng ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po munang lahat. Sa ating ebanghelyo ngayong umaga, ibig ipaalam sa atin ng ating Panginoong Jesus, tayong mga Kristiyano, lalo na tayong mga Katoliko, dapat ang ating buhay dito sa lupa ay dapat maging katulad ng buhay ng ating Panginoong Jesus. Kung paano siya nabuhay dito sa lupa, ganyan din tayo dapat mamuhay dito sa lupa. Lahat ng nangyari sa ating Panginoong Jesus nung siya ay nabubuhay dito sa lupa, dapat mangyari din sa atin. Kung inuusig at pinahirapan ang ating Panginoon habang siya ay nabubuhay sa lupa, bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, uusigin din tayo at papahirapan ng mga tao. Dapat ang buhay natin maging katulad na katulad ng buhay ng ating Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng maging Kristiyano, maging Katoliko. Katulad na katulad ng buhay ng ating Panginoong Jesus nung siya ay nasa lupa.
Magsitayo na po ang lahat. Buong kagalakan natin purigin ang Panginoon na bumubuhay sa kanyang anak mula sa mga patay. At dahil dito ay nakatitiyak tayo ng buhay na walang hanggan. Hilingin natin ang tulong ng Panginoon sa mga panahon ng pagsubok. Ang ating tugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga pastor, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong busugin sa mabubuting aral. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Hesukristo, naway patuloy na palakasin ng kapangyarihang walang maliw. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway makatagpo ng kagalakan sa ating pananampalataya kahit sa harap ng mga pagsubok at kasawian. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa ng kalooban habang pinaglinilayan ang inihahandog ni Jesus na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, naming Diyos, hinirang mo kami upang makasalo mo ng walang katapusan sa iyong kaharian. Pagkalooban mo kami ng lakas upang pasanin ang mga dusa at paghihirap, bunga ng pagkaunawang muli kaming bubuhayin sa pamamagitan ng mapanligtas na kapangyarihan ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayan, masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay, gawing dugot katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Nang iyong bayang nagpupulit, nagkakaisa sa iyo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Nang iyong bayang nagpupulit,
nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay ang bigay mo sa amin na puhunan ay hindi masayang kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayon na ipinagdiriwang ang pag-aakin ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang pag-aaking ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay iniagin sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupa na handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na manghukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakad ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ninyo po ang inyong matapat na pagsubaybay sa inyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng inyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niya na nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misang humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba kanamin, binipintuho kanamin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangat ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilwalhati ka namin.